Eto na, Batangas City. Ano to? Okay, video mo ko. Hindi, okay, video. Hindi ko pa nasabi sa inyo, bumibili nga pala tayo ng Raider 150. Iniintay ko pa eh. Nakita ko kasunod yung case. Eto po ang nangyari kay Joseph. Oh, ito yung wako-wako. Maniniyot ako sir sa marilaki. Hindi nga dapat naka-chinelas dito, sir. Katanggal yan. Uy. Nagpo-post ako ngayon eh. Pag aalis tayo ng bahay, nagpo-post talaga ako. Update ba? Kung saan ako pupunta? Huwag lang sanang ma-hodlap. Okay. Thank you. Bakit ba akong humingiti? Naka-helmet nga pala ako. Pero kita na kanta na yun eh. Salamat po. Sir, thank you. Sige. Thanks. Thank you. Ingat. Thank you ah. Ingat. Swap sa sukle. Oh, ito. Huwag kayong mag-away. Thanks. Ngayon po ay pupunta tayo sa Lucky Waku Waku, Batangas, na kung saan located ito sa pinakadulo ng Batangas. Nakita ko lang sa map guys ha. Tabi ng dagat. So pag tabi ng dagat, dulo na siya, di ba? Kasama natin ngayon si Joseph Activate at naghihintay na siya sa Caltex Mamplasan. Kaya magte-teleport na tayo hanggang doon dahil malayo-layo pa yung ating biyahe. Guys, nandito tayo sa Skyway Stage 3. At naalala ninyo yung vlog natin about dito sa guhit ng kalsada. Diba nasabi ko nga madulas. Ang ginawa ng Skyway, nilagyan na nila ng semento. Good job para sa Skyway kasi nag-react sila doon sa nangyaring aksidente. Hindi man doon sa vlog ko, kahit pa paano. I'm sure napaabot natin sa management ng Skyway. Tulad nito, oh, medyo magaspang na siya. Mukhang ginayod ito para hindi na maging madulas. Hindi man nila totaling pantayin, eh at least meron silang ginawang paraan para hindi maging madulas kapag basa yung daan. Nandito na ako sa Caltex Mamplasan. Nakalimutan ko pang itanong kung nasan siya dito. Kasi malaki tong Caltex Mamplasan. Dito lang masarap magkita-kita dahil ang daming tindahan tsaka ang luwang ng parking. Ayun, yung motor niya. Alam na alam eh. Basag yung headlight eh. Ito oh. Basag yung headlight niya. Punta kami Batangas ngayon. Okay. Sticker kay Bot. Thank you, sir. Kumain ka na? Oo, pero sama kita. Kukain muna tayo. Park ko lang sandali ito. Sige, huwag ka munang gagalaw. Stop ka muna. Dito ako sa gilid. Yan po, ganyan po kahirap mag-park ng big bike. 2 PM pa naman yung check-in natin sa hotel. Okay. Kaya hindi kailangan magmadali. Oh. Dahil late ako, yeah, may pambawi. Siya, nung na-late siya, may pambawi. Quit na tayo. Sarap guys, itry nyo to sa Kenny Rogers. Tawakas! Hello! See you, no? Thank you. 1, 2, 3. Yun o. Oh, sticker muna. Thank you po. Oh. Thank you. Thank you. Thank you po. Hello. Thank you ha. Ingat ha. Oh, sticker. San Fernando. Para lang makita. 1, 2, 3. Yun o. Ano pangalan mo? Kyle. Kyle. Kami naman ni Rin. Mamo, sticker po. Okay, game. You know, sticker mama. Thank you po. Bye Kyle. Thank you rin. Hello. Pwede mo katulog. You know, sticker mama. Thank you. Ingat, ingat. Papatanggas eh. Papatanggas kayo. Oh. Sir, thank you. Thank you, ingat po, ingat. Sip. Bakit wala ka pang sticker? Order na lang ako. Dahil hindi ako super hataw kanina, konti lang yung nabawas sa gas ko. Ito yung problema sa mga Kawasaki bikes. Pag nauulanan na, yung susi nila tumitigas. Thank you. Dapat pala mag-restock na tayo ng sticker guys. Eto na, malayo-layo pa to. Sa dulo pa tayo ng
S-Lex. Ito yung nakakamiss pag medyo malayo-layo na yung S-Lex na tinatravel natin yan, no? Gusto-gusto kong nakikita yan. So dito sa daan na to, hindi ako madalas dumadaan. Yung mga tiga Maynila na mga motovloggers, madalas sila dito. Kasi palagi naman silang nagbe-breakfast ride sa Tagaytay, sa Batangas, sa Cavite. Tayo dahil tiga Norte, madalas sa N-Lex lang tayo. Kahit nga sa bandang Pangasinan and papuntang Baguio, hindi rin tayo madalas sa gitna lang tayo. Kaya sa mga lugar na hindi ko madalas dinadaanan, talagang ansarap kasi hindi ka pasawa eh. Eto na, yung sinasabi kong yung road nila dito iba na. Hindi siya asfaltado, kaya bouncy. Kung mapapansin ninyo dito sa manibela ko, maaalog na siya. Eto na yung S-Lex na padulo na. Mapuno ang lamig ng hangin, iba yung amoy dito. Talagang kapansin-pansin lang yung road. Kung papansin niyo sa boses ko, jumpy. Kaya kung yung suspension ng motor mo dito ay matigas, talagang maaalog yung atay mo. Kung katatapos mo lang kumain, sigurado didigayin ka dito. Eto na, Batangas City. Eto na yung dulong toll gate. Ilang oras kaya mula dito hanggang sa dulo ng T-Plex, ano? Lalo na yung T-Plex, ini-extend na naman nila. Ayun oh, hindi pa tapos yung tuloy na to. Nakontakt tayo nung isang agent sa Lucky Waku Waku Beach Resort. Siguro dahil napanood niya yung previous vlog natin na nagpo-promote tayo ng iba't ibang small businesses. Kasi tayo dito, ulitin ko lang guys, hindi naman tayo nagpapabayad. Especially sa mga business na nag-uumpisa pa lang. Para makilala yung kanilang tindahan. Ako naman eh natutuwa dahil na-appreciate nila yung vlog natin. At ito nga, in-invite tayo sa Lucky Waku Waku Beach Resort. At alam nyo ba na dito sa beach resort na ito ay hindi basta-basta makaka-reserve ng slot dyan dahil marami din namang tao dyan. Hindi ko maintindihan, medyo sikat na rin pala itong Lucky Waku Waku Beach Resort na ito. Okay, video mo ko. Okay, video. Enjoy yung bata eh, no? Araw ng Linggo kami bumiyahe papunta dito sa beach resort. Kung mapapansin ninyo, hindi ganun kadami yung mga nakakasabay namin sa sasakyan. And di ba, nakapag-join tayo ng endurance din. Sinasabi ko rin minsan na dahil dun sa endurance na didiscover natin and nasishare natin sa mga tao. Boom! Dahil motor dun ah. Yung lugar, yung kagandahan ng pasyalan na ito. Kaso yung paraan ng pag-travel mo or pagdaan mo sa isang lugar eh medyo pressured ka dyan kasi kailangan mong matapos yung endurance, no? Unlike ngayon, ito ay ginagawa natin para sa ating pansariling enjoyment ba? Since tayo ay vlogger, ginagawa natin to para ma-share sa ating mga viewers yung pupunta natin at para maipakita natin kung gaano kaganda itong pasyalan na ito. Na relax tayo, bumabiyahe. I mean, kahit matraffic, hindi natin kailangang mo-vertic ng solid, di tayo kailangang sumingit ng to the max. At isa pa, wala tayong oras na hinahabol since 2 PM pa naman yung ating check-in and hanggang bukas pa naman kami. Mas nakaka-enjoy bumiyahe pagka ganito yung paraan ng pagbiyahe mo. Lalo na sa lugar na hindi tayo pamilyar. Maligaya pagdating sa bayan ng Santa Teresita. Shoutout po sa lahat ng nanonood na tiga dito. O nga pala noon, hindi ko pa nasabi sa inyo, bumibili nga pala tayo ng Raider 150 na una pa yung Raider sa GSX S1000. Na-postpone po yun kasi nag-build tayo ng 4x4 rig eh. Kaya nagastos yung ating pambili ng bagong big bike. But anyway, meron pa naman akong ibang plano. Like itong Raider, gusto kong i-set up. And kaibigan naman natin si Jerry Quahe ng 5J Customs. Tignan natin kung ano magiging itsura ng Raider natin. Patatawa nga ako kasi nagtanong-tanong pa ako ng kulay sa mga followers ko. Eh gagawin ko rin namang green yun eh. Ang lupit naman ng kalsada dito. Aspaltado na, sobrang diretso pa. Nakikita mo pa yung mga bundok. Ang ganda ng view. Uy, matagal na tayong ginakakita ng ganyan, no? Dati kalesa lang yung pinanghihilan nila. Ngayon naka-tricycle na sila, oh. Nakakamiss din, oh. Kung kayo po ay may restaurant
resort, pasyalan, product na gusto ninyong pasyalan namin or i-vlog namin, huwag po kayong mahihiyang mag-message sa aming Facebook page. At ipapasok po natin yan sa ating schedule at gagawin po namin ang aming makakaya para i-promote yung inyong kung ano man ang meron kayo. Ito yung sinasabi kong travel na nakaka-discover tayo ng lugar pero meron tayong goal na dapat gawin. Ito nga yung para mapuntahan itong mag-invite sa atin. So nag-enjoy tayo kasi first time ko dito eh. At saka talagang natuwa ako sa kalsada nila, napakaganda. Iba na yung itsura ng mga tricycle dito. May mga buntot na yung mga sidecar nila, lagayan ng gamit tulad nito. Ang haba ng puwet oh. Kaya hindi natin kasama si Dada Rides ngayon. Siya po ay nagsimba dahil linggo po kami nag-ride. Si Silero naman, siya po ay talagang busy ngayon. Nakita niyo naman sa last vlog, late siyang dumating. Kasi nga pumasok siya sa school, humabol na lang sa lakad namin. Magga-graduate na po kasi siya. Alam niyo naman yung engineering course, talagang napakaselan. Kaya si Joseph ang nakakasama natin ngayon. Buti nga may mga tropa tayo. Tayo dito sa vlog natin. Konti lang po yung mga kaibigan ko pero mga solid naman yan. Tsaka sila yung mga nakakasama kong wala silang hinihingi kapalit, basta makasama lang sila. Especially dito sa vlog natin. Ah, lupit ng daan! Ang ganda! Kung dati para sa ulam yung ride natin, ngayon naman para sa swimming pool at beach. Dulo pa yung napuntahan ko. Itong pinupuntahan natin ngayon, malayo talaga siya. Pero dahil walang traffic, ang bilis mong makarating, ano? Tapos ang ganda pa ng kalsada. Ito yung mga bagay na pinupuntahan ko na gusto kong balikan ng naka 4 wheels. Dito ko nahintayin si Joseph. Medyo napasarap yung biyahe ko. Ang ganda kasi nandaan eh. O, pakidikit na lang sa mga... Anong motor mo, sir? Wala po, motor. Sa tricycle na lang po. Sir, salamat po. Thank you, thank you. Salamat po. Thank you, kuya. Thank you. Page mo ba, kuya? Oo, oh, tsaka YouTube. Thank you, kuya. Thank you, thank you. Sige, salamat. Nakita lang nila naka big bike. Alam nila kaagad nagbablog. Bagay, nauso kasi sa mga vlogger ngayon, big bike eh, no? Ingat, ingat ha. Ingat, ingat. Nag-commute kayo? Naglakad lang po. Naglakad lang po kami, galing Dasma. Malupit kami. Bakit kayo naglalakad? Swimming. Ah, swimming. Ah, okay. Tapos na kayo? Hindi nga po natuloy. Ah, hindi natuloy. Okay. Oh, ingat ah. Salamat, 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 salamat. Salamat. Thank you, thank you. Iniintay ko pa eh. Nakita ko kasunod niya siya eh. Baka doon yung meron siya pa kabila. Ah, may ibang daan pa ba? Ingat ah. Salamat, salamat. Thank you, sir. Ito po ang nangyari kay Joseph. Tinawagan ko siya ngayon. Kaya kapag ka pupunta kayo sa probinsya, huwag kayong mag-waste. Mas maganda, Google Map. Tulad nyan, dinaan si Joseph sa gubat. Ito yung talagang daanan. Iwan ko bakit nare-route siya. Pero sabi ko, sa waku-waku na lang kami magkita. Uy, oh, yun ang maganda dito sa keychain ko eh. No? Kitang-kita. O, bagay pa sa kulay. Oh. Kakanan ako eh, di ako pwede yung overtake eh. Ah, dito talagang hindi na sila nag-helmet kasi dito lang sila eh. So ito yung papasok ng waku-waku. At hindi lang naman yun yung resort dito. Parang sa Tanay, papasukan mo yung barrio lang siya. Hindi mo aakalain sobrang dami ng campsite. So dito naman, puro mga resort, hindi campsite. Kala ko nga pwede yung car camping dito eh. Kung hindi ka nakatingin sa mapa, aakalain mo napakalapit na lang eh, no? Kasi nandito na tayo sa barrio yung lugar eh. Pero 4 kilometers pa siya eh. Dito, ba't may bundok akong nakikita?
di ba dagat na to? Ah, ito na yung mga signage ng mga resort. Yeah, ano? San yung wakwako? Parang hindi ko napansin doon yung San Diego. Ayun, ang laki, solo pa, laki wakwako. Ayos ah. This way to beach. Ang ganda naman, oh. Yung background, bundok, tas mapuno. Sigurado ako, pinapanood ni Daryl to eh. Natatawa na siya ngayon dahil kay Joseph. Dalawa na nga lang kami, nahiwalay pa. Bagay, kasalanan ng wish yan. Hindi ko na kasalanan yan. Dire-diretso lang naman yung daan. Saan kaya ang gubat yung sinasabi niya, no? Baka naman nauna na siya. Ang mahirap, nauna na siya eh. Diba last time ganun? Nauna pa sila sa akin. Sila yung hinihintay ko. Pandang uli sila yung nagsundo sa akin. Welcome to San Diego. Environmental users fee 25 pesos per head. So may babaeng lumabas. Mukhang sisingilin na tayo. Ayan na. Sa wako-wako po. Maalat ba yung tubig dito? Ah, okay. Sobrang alat, sir. Sobrang alat, no? Thank you, ma'am. Oh, Eagles pa yung may-ari nito. Meron siyang logo ng Eagles. Pagka beach resorts kasi, puro mga cottage na yan tsaka villa. Iba kasi yung trip ko ngayon eh, car camping. Gusto ko yung bit-bit ko yung sarili ko. Bit-bit ko yung bahay ko. Ay, hindi. Bit-bit ko yung tent, ganun. Hindi pala, bit-bit ko yung shelter ko, ganun. Kaya naman car camping kasi, di ba, ang ganda pagkatabi mo lang yung sasakyan mo. Anytime, pwede kang umalis. Alam mo yun, may privacy. Yung talagang solo mo yung mundo mo kahit maliit. At saka, pakiramdam mo, sa'yo talaga. Kesa yung magbibila ka, iiwan mo lang din. Ano? Ganto ng mga ano nila oh, rooms, nipa. Dahil hindi ako updated sa weather ngayon, hindi ko alam kung may parating na bagyo. Basta banat lang ng banat sa mga content natin. Umulan umara, wala naman problema sa akin yon. May nagtatanong sa akin, buti hindi daw ako nagkakasakit kahit naulanan tayo. Kahit sa buong vlog natin. Nagbabitamins kasi ako. Napupunta na ako sa dulo ah. Kaya di ako pwedeng magingay kasi naliligaw ako eh. Pag pa naman naliligaw ka, pabalik-balik ka di ba? Ayun yung signage ng wakwako. Kuha-kuha. Ayan oh. Pa off-road pa pala dito kahit konti lang ano. Tingnan yung dadaanan. Baba pa ah. Then diretso lang. Diretso. Ito pala sinasabi ng konting off-road. Puti kahit pa paano lumalabas sa Google Map itong wako-wako. So kahit wala nang daan dito no, hindi na siya sakop ng Google Map as road eh. Kumbaga walking na lang. Ito visible sa aking map. Oh, ito yung wako-wako. Ah, ganun ba? Sige sir, may maniniyot from Marilake. Sige sir, yun ah, thank you sir ah. Naka-overland kings ka sir ah, mukhang off-roader ka. Off-roading po kayo sir Joel. Ah talaga, wow, ayos. Mamisa pa daw, isa pa daw. Pa-shoutout mo naman ako kay sir Joel. Pwede ba akong pumasyal doon sa tindahan niya? Kasama yung motor mo. Pwede o, sir o. Thank you. Overland Kings yun, yung mga product na binibenta ni sir. Puro mga kings. Ayan. Ngayon naman ako magsusundo sa'yo. Sir! Nag-swimming kayo dyan? Hindi po. Pinundan lang po namin. Ah, ganun ba? Hmm. Thank you ah. Sige. Naka-vlog lang ako kaya naka-helmet ako eh. Yan o. Anong pangalan mo? Para naman sulit, di ba? Anong pangalan mo, sir? Tyron po. Easy, sir. Anong pangalan? Joseph po. Ayun, shoutout sa inyong dalawa. Salamat sa paghihintay, ha? Si Joseph, walang sticker. Pero, dahil walang sticker si Joseph, ako na yung magbibigay. O, yan. Sige po. Sticker muna. Ah, ganun ba? Mag-swimming yata kayo? Yun o. Salamat po. Thank you. Ingat po, ingat. Ayun, salamat po, salamat po, salamat po. Dahil nabasa yung motor ko, hirap na niyang hugutin ngayon. Yung sa pencil, durugin mo, dikdikin mo, ihulog mo dyan. Oo, oh, ganun. Uh-oh. Yung lapis. Oo. Alright, may tigapitik pa tayo. Thank you. Ah, ano masasabi mo kay Daryl di siya sa mama? Ay nako Daryl, sayang, ganda dito. May tigapicture pa. Oo.
Shout out naman natin si ARJ Photography. Ang sipag niya. Kita mo naman pagpasok pa lang natin. ARJ pala. ARJ, oh, shout out sa'yo. ARJ? Ay, ARJ. Oh. ARJ. Thank you, sir. Paano gagawin natin? Ano sasabihin ko? Ano? Si... Ang mahirap, di ko na alam sino nag-invite sa atin. Ganyan pala, ma'am, no? Ito pong violet para sa mga overnight namin. And then yung green para sa mga day tour po. So hanggang bukas, ma'am, di pwedeng tanggalin yan, ma'am. Sana po. Oh. Ha? Ingatan mo, ha? Hindi. Pagka tinanggal mo yan, eliminated. Pauwiin ka. Ito po yung room niya, yung dulo. Dulo, ma'am, dun. Oh, alam nila kasi maingay tayo. Di nalang tayo sa dulo. Oh. Ah, okay, sige, ma'am. May order po kayo sa phone, dito lang po. Only rice dito, sir. Pwede po. Only rice pwede. Ano bang tawag doon? Let you do the pleasure. Ano daw? The honor. Ah, yun, sige. Paano sasabihin yan? Do the honor. Ah, do the honor. Let do the... Do the Jew. Dapa. Raid to, raid. Uy, ang linis. Uy, ang bango. May TV. May kettle. Walang chinelas, sip. Magtapak na lang tayo. Oh, tingnan mo. Sip, ang ganda. Yo. Activate. Gagala kami ngayon dito. Pakita ko sa inyo yung itsura ng resort na to. Ito yung daan papuntang dagat. Then ito na yung sand. Pakita ko nang malapitan sa inyo yung dagat. Yuhuu! Sarap! Hindi nga dapat naka-chinelas dito, Sep. Tatanggal yan. Uy! Wala. Uy! Parang nakalamangay. Hindi. Sabi mo may life vest. Yung nag-invite ng wako-wako sa atin. Mali. Hindi naman tayo marunong lumangay. Ang lakas ng agos ngayon, Sep. Pwede na serving dito. Oo. Tayo sa bowl lang pala, Chef. Oo. Doon tayo sa fountain. Ito na yung pagkain namin. Chinangag, plain rice. Sinigang na bulalo. Sinigang. Na naman. Knock-knock. Who's there? Waku-waku. Waku-waku who? Waku-waku eh. Good morning, guys. Day 2 na po ng ating trip to Waku-waku. At bago kami umalis, kasi mag-check out na tayo ng alas 12. So, pagka nag-rent po kayo ng isang villa dito, meron silang ibibigay sa inyo na yung para sa games. Ano tawag dito? Jenga, cards, Uno cards, Scrabble. Di ako naglalaro nito, hindi ako alam. Pero ito, naglalaro ako, ito. Yung parang family computer. So pwede nyo isaksak dyan sa TV. Pakita mo. Dito sa Waku-waku, sabay-sabay pa lang nag-check out ng alas 12. Wala nang nag-swimming. Ano, Chef? Ready ka na? Pang-couple talaga yung room natin, oh. Oh, salamat sa nag-invite sa amin dito. Ang ganda ng place, oh. Tingin nyo naman, oh. Bawal na nga lang mag-swimming kasi may bagong mag-check-in ulit, eh. Thank you, ba? Gio, no? Okay. Thank you, sir. Thank you. Sir, madaming naghahanap na sticker nyo. Ako, sir, bigyan mo ng isa. Thank you, ma'am. Thank you, po. Saan ka? Dali pa picture. Sige, ma'am. Gio, no? Thank you. Thank you. Thank you, ma'am, ha? Thank you, po. Nako, naulanan. Tumbo pa. Chef, ulan na, oh. Hahanap tayo ng ibang spot na doon ako magsusot ng kapote.
tama yung sinabi ni sir, yung nag-invite sa atin, may konting off-roading, no? Pero konting-konti lang. Maraming salamat sa waku-waku. Napasarap yung tulog namin. 11 AM na kami nagising. Ang check-out is alas 12. Masarap kasi pag natutulog ka tapos naririnig mong umuulan. Uy! Grabe yung mga big bike kong ngayon, nasasagad sa biyahe dahil wala kasi akong arte sa biyahe. Basta kung paano lang, yun na talaga eh. Dun sa resort, halimbawa fully book na, no? Mukhang pwede namang mag-car camping dun sa parking na pinirestuan namin nung una. Pero ang resort na papasukan nyo is yung sa Waku Waku. Dun kasi ang konti lang ng rooms eh. Mukhang favorite mo yung jacket na yan, ha? Gusto ko may tena eh. Ito, racer. Ako, parang cafe racer. Ayaw nga pala yung motor, no? Tignan nyo, pagka dark yung kulay ng kapote, hindi ka masyado kita sa daan. Pero pagka ganyan, oh, di ba kitang-kita kahit sa video lang natin. Ang sarap lang ganito, yung dumaan ka ng kalsadang sobrang luwang at walang hinto-hinto. Parang nasa expressway, ang relax. Tapos pagkatapos mo mag-enjoy, imbis na malulungkot ka na kasi tapos na yung enjoyment dahil pauwi ka na. Pero siguro dahil nakamotor ako, iba pa rin yung saya na kahit pabalik na ng bahay, enjoy pa rin. Kasi sa ganitong kalsado, ito yung hinahanap-hanap ko, yung tamang takbo lang. Like ngayon, naka-fifth gear lang ako and then ang lumanay lang ng takbo ko. Then kaharap ko pa si Joseph at alam kong may kaibigan akong tutulong sa akin kung ano man mangyari sa kalsada. At syempre, ganun din ako. Ba't parang feeling ko napunta kami ng Tagaytay? Hindi naman ako dito dumaan o papunta eh. Tsaka ang lamig. Parang Tagaytay nga. Ito. Oh, tama. Royal Tagaytay. Pero goods naman, nakapag-segue pa sa Tagaytay, no? Mas malapit nga naman yung biyahe dito. Kaya lang, may time kasi na yung Tagaytay is traffic. Kahit nakamotor ka, medyo talagang matatagal lang ka. Gawa ng makidid lang yung kalsada dito. Kesa nga naman, mapunta ka sa dulo ng S-Lex, di shumorkat na sa Tagaytay. Siguro, yung ways ni Joseph, binigay sa kanya yung fastest route. Okay naman, nag-enjoy naman ako sa biyahe. Lamig pa ng weather. Ayan na yung traffic ko. Diba? Tagaytay ay pinadaan. Di okay lang, kesa pumunta tayo sa dulo ng S-Lex. Mas malayo yun. Kaya pala, parang ang lamig ka ako. So madali na lang to. Oo, Kalax ta. Kalax, oo. Parang nabingi ako ngayon ah. Palibasa, mataas tong lugar na to. Parang may narinig akong ting. Eto na yung kanto, Pakalax. Eto na yung fruit market. Tayo ngayon ay pababa na. Huwag sanang sumakit yung tenga ko. Pero kahit pababa na tayo, malamig pa rin dito. At dagdag mo pa, yung weather, napakaulap. Naka-rain mode pa rin ako ngayon kahit hindi na umuulan. Kasi itong road na papunta at pabalik ng Tagaytay, medyo alam mo na, prone sa aksidente. Kasi matraffic din dito at ang daming tumatawid. May mga lumiliko ka agad na sasakyan. Lalo na banda dun sa baba. Kahit naman nung nagra-ride ako sa mga ibang big bike club, talagang ang daming namumuntikan. Kasi very excited sila pa akit ng Tagaytay, di ba? Yung power nila, talagang buhos. Eh ako, alam ko na yan. Since pauwi na rin tayo, di natin kailangan magmadali. Ini-enjoy ko na lang yung daan. And I hope, nag-i-enjoy din kayo sa lakad natin ngayon. Sayang lang, hindi tayo dadadya sa tulay na yan, ano? Ang ganda pa naman ng tulay. Mahaba, ano, no? Mukhang bagong tulay lang yun, ha? Eto na, maglilip na tayo pa Kalax Expressway na! Wihihi! Ang sarap pag ganyan. Dito sa vlog natin, hinatid sundo ko ulit kayo. Pero tatapusin natin ang vlog sa Pampanga para literal na hatid sundo. Ayan, Pampanga na. Ito na yung Mexico toll gate. Ito yung pinakamalapit na toll gate sa bahay namin. And as you can see, umaambon na naman. Nagtataka ako, sino ba talaga ang naghatid sundo? Ako ba ang naghatid sundo sa inyo? O kayo ang naghatid sundo sa akin? Kasi nandito pa rin kayo hanggang ngayon eh. Tinapos ninyo yung video ko eh. Kung nakarating ka dito sa part ng video ko, ibig sabihin, hinatid mo ako. So maraming salamat sa mga naghatid sa akin dito sa Pampanga. Kung nakarating kayo dito sa part ng video ko, paki-comment lang po #RateForSpeed. Salamat po sa mga tumapos ng vlog natin. San ba ako bubong ba dito? Ang daming tao eh. Ayan, dito na lang. Ha, dito na lang. Wala masyadong tao. RateForSpeed.